So, ma'am, ano po masasabi nyo ngayon dito sa ating Manila Bay, lalo na dito sa ating Dolomites, no? Okay naman, kasi parang, kaso lang parang nahihinayang, sayang yung pera. Kasi kapag... Sa police, pati military. Isang mabuti at matipuno at matapang na pangulo at handa na makipagbuno para sa kanyang grupo yung handa niyang saluhin problema ng buong bansa. Sa dami ng naiwan na problema ay hinarap niya, hindi niya tinanggihan kahit ano. Channel, mga kabayan, ayan, nandito na naman po tayo, no? Dito sa atin Manila Bay Rehabilitation. Kaya kung saan po naka-location itong ating Dolomite. So meron po tayong mga DPS, MMDA na lang dito ngayon sa ating Dolomite na talagang tinipon. Tinipon sila dito sa ating Dolomite para may pag-uusapan na paata sila dito. So tara, silipin natin kung ano po ang kanilang pinag-uusapan. So bago yan, mga ka-idol, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel at i-like na rin ang ating video. So yan, kapit na po tayo dito. Daniel mo, wow, thank you so much po ma'am Elizabeth Danilo, at mag-ingat po kayo at kumusta po kayo ma'am Elizabeth Danilo. Salamat po. Ayun po ma'am sa Pilipinas. So yan po mga ka-idol, ano? Aabangan po natin yan this July 18 na talagang mag-open na po ang ating Dolomite Sun. Yan, so marami po salamat ma'am Elizabeth Danilo, no? So mag-ingat po kayo at saan po kayo lupalop ng mundo ma'am Elizabeth Danilo. So baka pwede namin malaman at taga saan tayo dito sa Pilipinas. At ma'am Barbie Carobin, good morning po. Nag-iisa ka din po sa dalawa. So mamaya po ma'am, pupunta po ako kasi maaga pa po kasi ma'am, pupunta lang ako dito sa Manila Bay para mag-update. No? So pag-practice po kasi yung sarili ko na agahan pa talaga. Kunti na at pasipag pa. Kaya nandito ako sa Manila. So mamaya-maya, maglalabi naman tayo sa Hooper's Bearing Operation. So ayun po, ano, nagtipon-tipon, nag-usap-usap itong ating mga DNR, tsaka DPS, MMDA, para sa pagbabago dito sa ating Manila Bay. So kitang-kita nyo naman, ano, talagang napakasipag at napaka-ano po ng ating mga DPS tsaka DNR na talagang gusto talagang malinis ang ating Manila Bay. So kitang-kita nyo naman, wala nang basura dito sa ating Manila Bay, no? So kitang-kita nyo naman, no, no? Beach nga tingnan itong ating Manila Bay na talagang napakaganda tingnan. Wow, mga ka-idol. So yan naman po, oh, ang ating black pipe. Ayan po, haba po yan, no? So ibig sabihin yan mga ka-idol ay mula rito sa ating pipeline, mula dito sa ating Dolomite hanggang dun sa ating pinakadulo ng ating yacht club. So dun po yan natatagos itong ating pipeline, no? So yun naman dun sa kabila, yung pipeline na yon, ipangdugtong po yun dito sa ating nailagay na pipeline, no? Kung saan na lalabas itong ating maruruming tubig na galing dito sa may gusali. So dadalhin po muna dun sa ating yacht club kung saan po ay i-recycle ang tubig bago ilabas sa ating Manila Bay. So ibig sabihin po, lalabas po ang tubig sa ating Manila Bay na galing sa mga gusali na mga madudumi, malinis na po siya. So, bago ilabas sa Manila Bay, napakalinis na po. Ayan, na-recycle na. So, ayan po, nagsialisa na itong ating mga DPS at saka MMDA na talagang may mga dalang sako. Ayan, naglilinis po sila, no? So, ayan, pinatawag. So, ayan ko si mga ka-idol. Kaya, puspusan po ang paglilinis dito sa ating Manila Bay at gawa ngayon dito. Dahil po sa soap opening, no, na magaganap dito sa ating Manila Bay nitong July 18. So abangan nyo po yun, ha, na talagang aabangan po ng karamihan nating mga ka-idol dito sa ating Manila Bay. Ayan mga ka-idol, no, yan dito lang po natin makikita yan ang ating Dolomite dito sa ating footbridge.
So bago yan, akit muna tayo dito sa may footbridge. Dahil bawal po tayo pumasok dyan sa loob. So hanggang dito lang po tayo sa footbridge. Hanggang tanaw lang po muna tayo. So ibig sabihin po sa soft opening, siguro wala pa po muna ng tao talaga, no, na makakapasok, kundi ang atin lang muna mga official dito sa atin Manila Bay. O siguro malay mo magpapasok sila ng mga tao dito sa atin Manila Bay. So abang-abang lang po tayo mga ka-idol. So ano nyo pa, abangan nyo po ito. Dahil balang araw, no, makakapasok din po tayo dito sa ating Dolomite. So yan. So ayan mga ka-idol, nagpasalamat lang po tayo, no, kaya Pangulong Rodrigo Roja Duterte, na talagang itong ating Dolomite Sand at ang Manila Bay talaga ay binago. At maraming salamat po talaga, no, sa ating mahal na Pangulo. Mr. President, maraming salamat, sir, sa ginawa mong rehabilitation dito sa ating Manila Bay, na talagang natuwa ang ating mga kabayan dito sa ating Pilipinas, no, na talagang nawala, no, ang gabundok na basura dito sa ating Manila Bay. So ito po ang nakakatuwa, no, talagang nagbago, ang laking pinagbago ng ating Manila Bay. So saan pa po kayong mga ka-idol, no? Ito na ang pinakamalapit na beach balang araw dito sa ating buong NCR. So pupunta pa po tayo sa malayo para lang maligo sa beach. Pupunta pa ba tayo ng Batangas para malang makaligo sa dagat? So hindi na, dahil ito pa lang, dito na mismo sa ating Manila Bay makakaligo na tayo ng Manila Bay Beach. So ay, makakaligo na tayo dito balang araw. So abang-abang tayo mga idol, ha. So bago yan mga idol, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel for more updates po tayo dito sa ating Manila Bay. Ayan, tingnan nyo naman, no, itong ating tropang ilong. So ayan po mga ka-idol, ano, meron po tayo dito nga tatanungin, no, kung ano pong masasabi niya dito sa ating Dolomite Sand. Ayan na, ma'am, ano pang pangalan ng channel niyo, ma'am? Ana Charity. Ha? Ana Charito. Ana Charity? Charito. Charity? Charito. Charico? Ayan, si Ana Charico mga ka-idol, support natin ang kanyang YouTube channel, no? So, ma'am, ano po masasabi nyo ngayon dito sa ating Manila Bay, lalo na dito sa ating Dolomites, no? Okay naman, kasi parang, kaso lang parang nahihinayang, sayang yung pera, kasi kapag, paano kung bumagyo ulit, diba? Wash out lang itong mga Totally ma'am, napatunayan na rin naman, no? Kahit may dalawang bagyo na nadumaan, ay hindi na po siya nawawash out. Kasi ma'am, paliwanag ko lang ma'am sa inyo ma'am, dahil yung ma'am sa may gilid na yun ma'am ay meron pong pebbles na malalaki, kaya meron po siyang nakaharang doon, kaya hindi nawawash out na yung Dolomite natin. So pag nakita nyo yung ma'am sa July 18, soft opening, punta po kayo para makita nyo yung pinaka gilid doon ma'am. May mga yan siya sa July 18 po. May ano kasi siya ma'am, may mga ganito kalalaking bato, kaya hindi po siya nawawash out na yung ating Dolomite. Ay, kita nyo ma'am, kahit lang ilang bagyo yun, anong kasagsagan ng basura dito, malakas yung hangin. Wala na po siya, hindi na po siya nawawash out. Dahil nandun po, yun po yung nag-guide at nag-suporta sa ating Dolomite. Okay din pala. Ay ma'am, punta po kayo sa July 18, tapos mag-vlog na rin kayo. So ano, ayan po mga idol, ano, si ma'am Ana Charities. Ana Charito. Ana Charito mga ka-idol, support po natin ang kanyang YouTube channel. Oo, bago, no? Ako. Ayan, kaka-monetize lang din po niya, no? Ayan, support po natin. Mag-subscribe po tayo kay ma'am. Salamat. Isa po natin. Mag-vlog na rin kayo dito sa may Manila Bay, ma'am? Oo, mag-vlog. Pero ayun. Sa ako? Sa ano na, sa July 18. Ayan. Thank you ma'am, God bless po at magandang araw po sa inyo ma'am. Ayan po, ingat po. Ayan mga ka-idol, ayan na. So, yun yung sabi, no? Sayang daw ang pera dito sa ating Dolomite. So, paano po ba masayang ang pera sa ating Dolomite, mga ka-idol? Kung ito naman ang nakikita nyo,
no? Talagang iba-iba ng komento ang ating mga ka-idol, no? So okay lang dahil opinion, kanya-kanyang opinion tayong mga tao. So yan, God bless po at magdamagdang araw po sa inyong lahat. Ayan, huwag kalimutan mag-subscribe kay Tropang Ilonggo for more updates po tayo dito sa ating Manila Bay.